Soul shot, baby. So, good day, everyone. We're here for another episode of the DVD show. So, for today, we have one of the really great librettos here in the Philippines, and she currently plays for the NU Lady Bulldogs, and she also is part of the Philippine national team that recently competed in the AVC Championships in Thailand. And I'll now welcome to the DVD show, Jen Nierva. Thank you for joining me here on my podcast. Thank you, Diego, for inviting me here. Yeah. So to start things off, gusto ko lang tanungin kung kamusta ka na since syempre kakatapos nga lang ng tournament and wala pa namang UAAP, so medyo may break kayo and siguro nagpa-practice na kayo ngayon or nagte-training. So kamusta ka naman in terms of that and your family na din, pandemic pa din tayo. After AVC, I just stayed in the dorm. Like after the quarantine namin sa hotel, we went straight to the dorm and then continuous pa rin yung workout. Hindi pwedeng ma-stop kasi nga after AVC, our next goal is UAAP na. So yeah, until now, yun, workout pa din. And maybe next year, mag-start na din ang bubble. So yeah, when it comes to my family naman, lagi ko lang sila minimessage every single day, kinakamusta. So yun. Hopefully this December as makauwi. Yan, kasama ko sila. Ah, okay. San ba yung hometown mo? Lapit lang, Quezon City. Ah, okay. So, pero ngayon wala ka doon or nasa dorm ka pa rin? Nasa dorm pa rin. Ah, okay, okay. So, yeah. Ay, saan naman? Pinapayagan ba kayo umuwi? Kailangan nyo rin mag-training during Christmas season? Depende. Pero ngayon, papauwin siguro kami. Kasi, may break naman. So, yung unang part na gusto ko i-tackle naman sa interview na to is yung ginawa mo sa AVC, yung preparation nyo. Kasi, syempre, mahirap yun dahil pandemic. Like, naka-mask pa nga yata kayo noon. And, yeah. Pumunta pa kayo sa isang area. Like, hindi lang yung normal practices. So, kamusta yung reaction mo muna nung nalaman mo nakasama ka sa pool? Kasi nga, syempre, bagong NSA, bagong coaching staff, and hindi natin alam lahat kung sino yung makakasama sa pool. So, nung nalaman mo na yun, madaming collegiate players nakasama ka rin. Kamusta naman yung reaction? At first, I was really shocked. Kasi, parang looking at the lineup, I mean, yung four tryouts, sila Ate Kat, Arado, Ate Dawn, si Ate Denden Lazaro. So, sabi ko, oh my God, kaya ko bang pumasok sa spot na yun? And, ayun, fortunately, you know, God's really good. And He blessed me. He gave me an opportunity na to show yung capabilities ko. And yung, kasi dream ko talaga to be part of the national team ever since. Kasi before, my U17, and I wasn't able to, to be on the lineup. Yeah. So, lagi ko talagang sinasabi na, someday, magiging part din ako ng national team. And, ayun, binigay ni Lord sa akin. And, nakakagulat pa kasi, syempre pandemic, di ba? Hindi nga nakakapaglaro. So, who would have thought na sa ganun tong time, doon ako bibigyan ni Lord. And doon niya binigay yung biggest dream ko. So, very grateful talaga. So, yes. You mentioned, Gana, sa pandemic, madaming like negativity na nangyari. And like yung athletes, yung isa sa mga malalaking na impact of the pandemic because hindi kayo nakatrain ng maayos and mahirap pumunta sa gym and siyempre pag team sport like volleyball, hindi mo nakakasama yung teammates mo. Pero ikaw nga, since siguro nakita rin nila na ready ka, kaya ka nag-flourish din sa spot mo na yun at kinuha ka sa final lineup nung AVC. Ano naman yung mga ginawa mo nung early part or early part of the pandemic, like maybe last year, the early part of this year, para talagang pag yun, na-call up ka, handa yung katawan mo and yung skills mo?
syempre given yung kailangan continuous lang yung workout mo, kailangan talaga fit ka eh, diba? And naging ano din ako, ano ba, mas pinipili ko na yung healthy foods ganyan kasi very crucial yon sa pagiging athlete kung ano yung food intake mo. So ayun, pinrioritize ko yung kinakain ko and yung workout ko, and I also watched my previous games. So syempre there's learning in watching it. So pinanood ko sila kung ano yung kailangan ko improve. And you know what, nung bago mag ABC tryouts, ay bago mag national team tryouts, pinanood ko yung mga athletes na pupunta sa tryouts. Kasi syempre, okay, yeah, kailangan tapatan ko din kung ano yung kaya nilang gawin. So, inaral ko yung iba nilang moves, ganyan. Paano sila mag-serve, paano sila mag-spike. Talagang, sabi ko, ito na yung chance ko. Kung hindi ko pa ito mag-grab, baka hindi ko na ulit, hindi ako ulit magkaroon ng opportunity. Kaya, ayun, sineryoso ko talaga siya. Oo. Kaya, for the ano, you think things you mentioned, yung pagiging aware sa mga nutrition, yung mga kinakain mo, and yung sa film, syempre nung mga maybe like 15 years ago or 10 years ago, hindi pa available yan sa mga athletes. Pero for you, since meron na tayong pagkakataon gamitin yung mga technology and yung mga videos na mga film na hindi naman nagagamit ng ibang athletes, gaano kalaki yung tulong na nadadala sa'yo, lalo na nga ngayon na hindi ka naman nakakalaro. So, through that, you can still improve even if walang games or konti lang yung practices earlier in the year. Sa akin kasi, lahat ngayon eh, di ba? Swerte tayo sa time natin ngayon na andyan na lahat ng kailangan natin. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin gagamitin. Na choice na natin yun kung paano natin i-maximize lahat ng knowledge, lahat ng information na nasa harap natin. So, yung sa nutrition naman, grateful ako kasi sa team namin, we have a nutritionist. So, meron nag-guide sa amin kung paano, kung kailan kakain, ano dapat kainin, yung calories, and yung protein intakes, mga ganun bagay. So, and meron din kaming strength and conditioning coach na talagang nag-guide sa amin. Kasi mahirap na pandemic, hindi ka, walang gym. Diba? So, at home lang yung workout. So, paano i-maximize yung space na meron ka lang and yung mga resources na limited resources. So, yun. Yeah. And you mentioned Gana, sobrang important yung pag-i-improve, kaya nga nanonood ka ng film, and yun, may strength and conditioning na may nutritionist, and nakikita mo rin yung mga athletes mo on how they play. So, nung napanood mo yung mga previous games nila, since mas siguro ngayon, pag pinanood mo na second or third time, mas ina-analyze mo na more than being a fan. So, ano yung mga napuna mo na talagang nag-stick sa'yo na talagang kailangan ko mag-improve dito or kailangan ko maging mas aware sa part na to of the game? Ang tinignan ko kasi talaga is yung serves nila. Mm-hmm. You know, sa Lasal, di ba? They're known sa magagaling talaga sila mag-serve. So, that time kasi, Ate Kim Fajardo, nandun din siya sa lineup, di ba? Yeah. Si Kim Fajardo, Ate Abby, si Majoy, Ate Kiana, lahat ng Lasal. So, inuna ko sila. Kasi ako, favorite ko kasi yung service receive. So, yun talaga yung standard ko. Kailangan maayos talaga ako pumasa. And kasi sa libero, for me, very important yung passing eh. Parang hindi talaga matutuloy yung second ball and third ball kung hindi maayos yung first touch, which is yung passing. So, inaral pa lang. And, wala, ang tumatak lang talaga sa akin doon is yung si Ate Kim, talagang sobrang dami niyang aces. Though ibang hindi ko klase naman siya, hindi ko siya meet, hindi siya naka-attend nung tryouts. Pero, alam mo yun, yung
ginawa kong preparation. Yung the fact lang na nag-prepare ako mentally helps me talaga, help me sa tryouts. Kasi iba pa din talaga yung nakakapaglaro ka sa court. Iba yung sa workout ka lang sa bahay. Sobrang layo talaga ng difference niya. So, nung nasa court, ma-feel mo yung weakness ng legs mo. Yeah. Ma-feel mo talaga yon. So, iba na yung galaw mo ngayon. Kasi, parang that time naalala ko ng tryouts, parang mabilis ka mong parang tutumba, ganyan. So, kailangan talaga mentally prepared ka na hindi mo kailangan gawin yung mga ganitong bagay muna. Kasi nga, ito pa lang yung kaya mo ngayon. So, yeah. Yun naman sa akin. Yeah. You mentioned gana yung mental preparation is tough pa rin. Lalo na nung pandemic. Like, yung mga hindi mentally tough, medyo nahirapan nung pandemic. Yeah. And yung tryouts nga, syempre, pag, minsan kasi pag nahirapan ka mentally, yun, nawawalan ka rin ng gana mag-training or mag-workout na tuloy-tuloy. So, syempre, for you, meron ka rin bang napagdaanan na mental struggle nung pandemic? Like, kahit nung maaga pa or kahit maiksi lang. And paano mo naman na-overcome yun as an athlete? Kasi yung madami na nahirapan ngayong pandemic was the athletes. Alam mo yung start ng pandemic, yun yung nag-stop yung UAAP. Right? Yeah. Season 82. Yeah, two nag-stop games pa lang yan. So, two games. And yung two games na yun, napanalo namin both. Kaya, sobrang, paano ba? Sobrang sad and ang hinayang at the same time. Kasi, grabe yung preparation, yung investment, time, everything talaga na ginugol namin for UAP season 82. Kasi na 81, na short kami eh. Lahat na ng struggles na na pwedeng ma-ano ng team na experience na namin. So, noong 82, medyo naging maganda yung lineup namin. Ate Risa was there. Audrey Paran. We have Margo Mochima. Yeah. And si Ate Joni nag-improve. So, medyo nagkaroon ng liwanag yung team namin noong 82. Mm-hmm. But then, COVID happened. So, nag-stop. Mm-hmm. Kaya, parang lahat ng effort. I know, hindi lang ako yung naka-feel nito eh. Hindi lang ako naka-experience. I know lahat ng players ng 82 na, diba, na-experience din nila to. Mm-hmm. Na put into waste lahat ng pinagpaguran. Mm-hmm. Pero, ang mindset ko lang time na yun is, syempre, umiyak ako talaga. Umiyak kami lahat. Yeah. Yung sinabi na wala na. Normal wala naman. Na 82. Yeah. So, sobrang lungkot namin lahat. Pero, parang kailangan mo pa din talaga tumingin on the brighter side. Kasi, hindi ka makaka-move on. Yeah. Kung magsistick ka lang dun eh. So, wala. Inaccept lang namin na wala. Tapos na yung 82. Close na yung chapter na yun. Mm-mm. So, we have to move on na. And, maraming tao na nagsa-struggle, mas nagsa-struggle sa amin. Diba? Yeah. Yung iba, yung health nila, ganyan, nagka-COVID and everything. So, yun. Ang ginawa lang namin is move on, move forward. Paano namin i-improve yung sarili namin. Kung gaano man katagal yung pandemic. So, kung kailan na magiging okay ulit yung lahat, at least ready kami. Hindi kami nag-stop. Mm-hmm. So, yeah. Yeah, that's great for your team na talagang optimistic pa rin yung mindset kasi siguro yung iba nahirapan talaga and siguro na-prolong yung pagiging malungkot nila or yung negativity nila kasi I mean, it's normal naman to be honest. Like, I've heard in other podcasts na mga ilang weeks or months sila nahirapan mag-workout. Yung consistent workout na ginagawa nila pag nagpe-prepare for the season or a conference. So, it's great that your team was able to regain that and sana na magka-UAAP na soon and makita na ng mga tao yung NU na talagang dapat nakita nung season 18 na udlot nga lang. Pero yun nga, you mentioned kanina about the national team and it was great that you were part of the final lineup. I mean, I think nasama naman kayo lahat kasi or halos lahat kasi two teams rin. So, dinivide kayo
nagka-problema pa nga yata with the COVID restrictions. So si Lakiana and Majoy lumipat ng team. So, kamusta naman yung training for that? Because you guys had barely, what, a few months lang to train. And for a tournament that big, medyo mahirap yun ang lalakas pa ng mga kalaban niyo. Yeah. And yung coach bago, so yung system bago, malamang. And yung teammates rin nyo, hindi pa kayo sanay na maglalaro. Iba-ibang school kayo. So, how was that experience like in the middle of a pandemic? You know, it's so crazy. Kasi, syempre, for the first time, diba, maglalaro ka ng pandemic. My God. Yung hirap. Kasi, everything was really uncertain. You don't know what will happen the next day. So, in our team, in our case, first phase ng training namin, puro ano lang, puro students yung nag-training. Okay. It started sa Lawag, di ba? So, we moved to Laguna for F2 to join our training. So, they joined us and then nag-break kami, tapos naglipa ulit kami. And then, merong nagka-COVID. So, pa-stop-stop yung training. Diba? Sa given, sa short period of time na binigay sa amin, napa-ikli pa lalo. Parang, oh, God, mahirap ano talaga. Oo, sobra talagang, dun kami nagka-realization na every role, hindi ka man first six, or ano ba, kahit ikaw yung pinakabunso. Sobrang importante ng role mo sa team. Kasi isa lang mawala doon, ang hirap na. For example, two setters lang. Isa lang doon na setter mawala. Pagod na yung setter na isa. Tapos sino mag-set sa kabilang team. So hindi kami makakapaglaro talaga. And yun nga, yung training namin nung sa national team, hindi talaga kami nagkaroon ng, alam mo yun, yung 6-on-6, yung pinulido yung galaw. Yeah. Yun talagang inaral bawat position, yung blockings. Talagang parang naano lang. Kung ano lang yung kaya namin trabahuin sa binigay na oras sa amin. Tinabaho lang namin. Kaya, napalakas din kami nung situation na yun. Kasi, parang finorse kami na mailabas yung best sa amin. Kahit na ito lang yung training na nabigay sa amin. So, parang stock knowledge na lang siya kung mag-e-exam ka. Parang ganon. Yeah. So, nung nandun na, wala. There's no turning back Diba? Kung nandun ka na kung ano yung kaya mong ibigay, 101%, ibibigay mo na. So, yun. Yeah, you guys had two coaches nga, Coach Oji and Coach Jorge. And, syempre yung system nga, naninibago kayo lahat. And, syempre, they needed to fast track it a bit, you know. Pero even if it's not ideal, they needed to do it in order for you guys to grasp the system nga. Kahit konti, kasi konti nga lang yung buwan na binigay para mag-training and minsan kulang-kulang nga kayo. Pero, how would you describe his system and paano mo masasabi na, you know, in such a way, nagka-success pa rin naman kayo kasi you guys played together, first time nyo together and na-develop yung chemistry. So, paano niya nagawa yun yung pag-introduce niya ng system tsaka yung pag-implement na rin niya in the further tournament? Si Coach Georgie kasi, siya yung coach na very patient. Tinuruan niya kami kung paano maging patient sa volleyball. And also, yung mga struggles na binigay sa amin pagsubok na dumaan ng national team. Yung patience na tinuro niya, hindi lang siya applicable inside the court, but also outside the court. And iba yung way of thinking ni Coach Jorge. Parang sa kanya, it's not about winning the game. Okay. You know? I mean, yun naman yung sasabi niya. Kailangan you have to win. Siyempre, di ba? Pero yung gusto niya kasi sa amin is to really play. Kasi one time, parang after ng game namin, sinabi niya, you know what? Parang, I can't play anymore.
Parang, mm-hmm. I really want to play, sabi niya. Mm-hmm. Gusto niya isuotin yung jersey, pumasok sa court, maglaro. Mm-hmm. Kasi pag, iba yung feeling eh, pag nakita mo talaga yung venue ng ABC, talagang parang goosebumps. Parang, oh my God, this is it, ganun. So parang nagkaganon din siyang feeling. So, sabi niya sa amin, just play, enjoy the game. And you know what, ako, I can't play anymore because I'm 50 years old. So kayo, you have the opportunity to enjoy volleyball, you know. So just enjoy the game. Kung ano yung pinagtrabahuan nyo, ilabas niyo dyan. So yun, dun kami nagkaroon ng motivation and na-inspire na kami. Para sabi niya, you're still young. Ang dami niyo pang matututuhan. Ang dami niyo pang pagdadaanan. Pero while you're here, na meron kayong binigyan kayo ng opportunity to play and represent the country. So ganun siya lagi. And every training namin, yun nga, he's very patient sa amin. And lahat nung knowledge niya sa volleyball, talagang shinare niya sa amin. And we're very grateful sa kanya kasi nag-guide niya talaga kami. And sobrang strong niya, mentally, physically, lahat. Na, alam mo yun, kami parang hopeless na. Pero siya, parang sasabi niya, alam mo, we have to be grateful kasi the fact that we're breathing, no, that we can still eat 3 times a day, you know, yun yung sabi niya. Oo. Important din sa isang coach yun na hindi lang puro skills kasi goes both ways na. You need to be great and motivating and have great relationships with your players. Kasi kung magaling ka lang sa X's and O's, like magdodrop ng play, pero hindi ka magaling makipag-communicate or makipag-interact sa players mo, hindi rin gagaling yung team mo. Kahit ngayon, I mean like kahit natalo kayo, I mean sa future, kung ganun lang yung style of coaching ng isang tao, medyo mahirap talaga yun. Pero yun nga, you mentioned that he's very strong mentally and not all the coaches are like that. Like, pag natatalo na, nahihirapan na mag-adjust. And sa Brazil, mataas talaga yung level ng volleyball doon. And tinatry niya, sinusubukan niya dalhin yun dito. Lalo na sa inyo, siguro, kasi bata pa kayo. So, madami pa, pwede pa niya kayong turuan, madami pang taon para gumaling kayo, bago niyo maabot yung peak level niyo pag nag-pros kayo. So, ano yung mga aspects na talagang ini-impart niya pag from Brazil na pag nagpa-practice kayo, except the mga motivational stuff, like in terms of the volleyball, kasi syempre iba nga yung style doon from here. Sa spikers, i-share ko lang. Every time na nagdi-drills kami, lagi niya sinasabi sa spikers na they have to be aggressive all the time. Like, kahit break ball, like hindi maganda yung set, kailangan hindi lang pwedeng soft tip. Kailangan lagi mong papahirapan. Paano mo papahirapan yung trabaho ng kalaban mo? Palaging ganun talaga. And dun, sa simpleng, isa lang yun ha, isa lang yung gusto niyang ituro sa spikers na pahirapan yung kalaban. Pero sila yung hirap na hirap gawin. Kung paano gagawin yung pahirapan yung kalaban. Kasi meron siyang technique na parang pa-cut shot pa line. And hindi na lang makuha. Pero siya, basic lang sa kanya. Kasi yun down the line, it's the blind side eh. Nandun yung setter. So, imagine if the setter will get the first ball and then, magkakagulo let's na. Say, middle player yung walang libero sa gitna. Ay, walang libero sa likod. And then the middle player has to get the second ball. So, may hirapan agad, di ba? So, ganun yung parang ano niya, mga tactics niya na, ayaw nga. Minsan, dito sa atin, hindi natin yung napapansin. Pero siya, talagang alam niya yung mga ganun. And, sobrang ano siya, sobrang, ang lakas niya mag-spike, ang lakas niya mag-save. Sabi ko, oh my God, ganito pala yung mga Olympian players. Ganito pala kabibigat yung palo nila. As in, talaga, parang gulat kami. Kasi, never namin na-experience yung ganong intensity ng ng spike and serve.
Like, oh my God. Diba he's big and he's tall? Oo. Grabe talaga. Parang kami. Doon ako nag-improve. Ay, talaga nag-improve ako. Kasi sobrang daming repetitions and ang bibigat ng palo niya, ng serves niya. So sabi ko, ay, iba din pala pag na-experience mo yung ganun. Na pangmalakasan talaga. So yun nga, kahit nakafocus siya sa spikers and pero ikaw, masi-challenge ka din kasi libero kung ikaw yung sasalo dun sa mga tinuturuan yung spikes. Mahihirapan ka din kasi pag na-master na nila or nakuha na nila yung proper method, mahihirapan ka din sa training. Like lalo na sa future, pag nakuha na nila face nila Aya, di ba? Mahihirapan ka na rin sa following tournaments. Pero yung isa pang aspect nung system niya is yung player development, feeling ko. Kaya parang yung similar sa Gilas, kinukuha niya yung mga mas bata para mas may time siya matrain yung mga players and may commitment na from the beginning. And tuloy-tuloy na yun. Kaysa pag pros, medyo mahirap kunin yung commitment and they have other issues na hindi naman tayo sure. Basta like, mas mahirap pag yung pros. Kasi pag collegiate, yun nga, like nung tryouts, ang dami nyo. Halos lahat nandun kayo. And mas madali nga turuan. What's your take naman on that? Yung focusing more on the future, na on the player individual player development, on the system, on the culture, rather than instant success lang pala. Si Coach Jorge kasi sobrang laking tiwala niya sa amin. Nakikita mo naman ng AVC. Talagang sinabak niya kami kahit hindi siya tumingin sa result eh. I mean, gusto niya lang talaga makuha namin yung experience. You know, matuto kami from, you know, yung mga pros na. Kasi, syempre yung mga kalaban namin, mga 30 years old na sila, 27, 28, 29, mga ganun. So, yung system na meron yung isang team na nakakalaban namin sa ABC, hindi siya agad-agad, hindi sila humantong sa ganun level. Kung hindi sila nag-start at a very young age, eh, di ba? So, si Coach Jorge, talagang yung principle niya is to really challenge the young ones. You know, for them to, you know, learn, to experience yung international level. Yeah. Alam mo, yung ano, kasi parang same lang din yun nung high school kami. We started from nothing talaga. So, i-build mo yun from the start. Hindi talaga siya instant success. Kasi, kapag instant success, wala. In the long run, mawawala din yun eh. Diba? So, kapag meron ka ng in-establish na system, you know, if you invest more sa, for example, yun, kay coach, diba? Sa mga bata. Then, you know, madami pang taon eh. Ang haba pa ng oras na na madami silang matutuhan and pagdating sa time na alam mo yon talagang competitive na kaya nang tumapat. E di yung mga bata din, alam mo yon na paangat din. Masishare na din nila. So, yun yung maganda na mag-start na sa mga bata. Kasi iba din yung confidence na nabibigay. Yeah. You know, pag after ng AVC, yung confidence na meron kami and also yung standard namin sa sarili namin. Talagang tumaas na hindi namin pwedeng we can't settle for this lang. You know, kailangan talagang kasi iba na eh, iba na yung thinking namin eh. Hindi na kami pang UAP lang. Hindi lang kami pang dito lang. Ito na kami pang international na kami. Kasi nakatapak na kami. So, next goal na lang is to beat those teams. You know? So, yeah. Yeah, that's great na. Step-by-step process talaga. Pag yung mga national team, pagtingnan mo yung mga performances ng mga ibang bansa, hindi naman overnight success lang yun. Like, yung mga best countries in the world. Like, I'm pretty sure they're talented immensely. Pero, iba pa rin yung volleyball kasi hindi naman yan parang bowling or golf na individual sport. Ito, team sport talaga. So, kailangan may chemistry and you guys go through the rigorous
hardships together. Especially the young age pa lang, it's easier nga to develop players like that. And I heard in an interview before, I think si Sir Tat Suzara, he mentioned na sa 2022, parang mas marami yung international tournaments niyo. And that's great kasi nga bata pa nga kayo, even like the veterans, hindi sila masyado naglalaro internationally, like SEA Games lang and a few other tournaments. Pero if dumagdag yun, syempre makakatulong yun sa national team natin. So ano yung thoughts mo nga na dadami yung games? Pero syempre, mas mahirap din dahil baka mag-interfere sa UAP. Pero ano yung sa tingin mong magiging major benefits as a team and for you individually? Narinig mo ba? Sorry. Yung kasi last time, bago kami mag-iwiwalay, nagsabi si Coach Jorge, yung numbers ng games na nilalaro ng kalaban namin compared sa nilalaro ng Philippines. Miniting kami ni Coach Jorge and he said na yung Thailand played like 50 games. I'm not sure if it's 50 games, but pero ang layo nung ang layo ng difference na nilalaro nilang game sa nilalaro ng Philippines. So, ang goal talaga ng national team is makapaglaro ng ng mas madaming games. Ang layo nung games na nilalaro ng Thailand sa nilalaro natin. Kasi parang kami, di ba, yung Philippines only played, ilan, 4 games sa ABC. Yeah, konti so, lang. Sila, non-stop sila kahit pandemic, naglalaro sila. So, dun pa lang, talo na talaga tayo. So, yun yung goal ng national team na makapaglaro. Yung team natin. Kasi, iba talaga yung actual game eh. Doon talaga makikita kung kung nasaan na tayo, kung anong kailangan natin improve. And ma-assess natin kung paano natin matatalo yung bawat kalaban. So yeah, I'm looking forward for future games para sa Philippines. Exciting talaga yun na dumami yung games and yun nakikita ko sa ibang bansa, yung mga successful sa ibang sports, like even yung mga individual athletes natin, like sila Heidelin and sila Kaloy, I'm pretty sure ang dami nilang sinasalihan na competitions na kahit hindi masyadong binabroadcast or ano, pero kalaban nila malalakas and nakakatulong yun sa development nila. So sa volleyball, sana ganun din, and bago na nga yung NSA, bago yung coaching staff, and hopefully, it helps you guys and it's a bright future, lalo na ngayon yung support sa volleyball. Madami na, like all the private companies and the people na kaya mag-support, sinusuportahan yung volleyball community. Pero for the next part of the interview, gusto ko rin tanungin yung upbringing and childhood mo kasi yun yung mga tinatanong ko din sa ibang guests ko. Like, saan ka ba lumaki and volleyball ba yung una mo talagang minahal na sport or meron ka bang mga ginawang ibang activities muna bago ka nag-focus sa volleyball? Okay. So, I grew up in Quezon City. And then, sa Quezon City kasi, super daming gay volleyball players. Okay. So, every time na lalabas ako ng street namin, nakikita ko sila naglaro ng volleyball. Or ano ako nun, mga 11 or 12 years old. Oh. And then, parang na-hook ako sa sport. Sabi ko, parang ang saya nila laruin. Kasi they're having so much fun. Nagtatawanan sila, ganyan. And then, yung papa ko, parang he will always like ask yung gays, sabi niya, join nyo naman yung anak ko, pwede nyo ba isali? Turuan nyo siya. So ako, sabi ko, sali po ako, ganyan. Medyo kinakabahan pa. Sabi ko, hindi ko sila kilala. Pero happy naman sila na turuan ako. And then, nung sa school namin, for the first time, magkakaroon ng varsity team for volleyball, basketball, etc. And then,
sabi ko, hala, this is my time na to join varsity. Sabi ko, since I have background naman sa volleyball, simple background lang, like I can dig, you know, I can spike a little, I can serve. So, why not try? So, every day, after they announced na merong tryouts na, every day pupunta ako sa principal's office just to ask kung andyan na ba yung coach. Kasi ganun ako super excited talaga na mag-volleyball na. Sabi ko, gustong-gusto ko na talagang like makalaro din. Kasi never ako nakapaglaro ng mga same age ko. Laging lalaki. So, mga matatanda. So, sabi ko, gusto ko ng same age ko din. Like, parang naglalaro lang talaga kami. Alam mo yun? Not really thinking about winning the game or et cetera. Just have fun. Yun. So, nung nag-tryouts na kami, wala, tinignan na lang nila ng coach kung sino yung potential, ganyan. Hindi ko talaga na napansin na ako pala yung pinakamatangkad sa team namin before. Ito ko lang napansin nung tinignan ko yung mga throwback pictures. Sabi ko, uy, I was the tallest pala at the time. Kaya pala ako yung kinuha, gano'n. So, luckily, yung team namin, gumaling. Kasi, lagi kami nag-tune up sa boys. Okay. Elementary. So, talagang, so imagine yung experience and confidence na makukuha mo sa kalaban mo yung mga, di ba? Yeah. So, same lang yun pag international. Syempre, pag andito ka na sa local, parang, ay, nakaya ko nga sa international, why not sa local? Eh? Parang ganun. So, nung elementary kami, yun na. Nung nakakalaro kami ng mga same sa amin, age, so medyo nadadalian na kami. Kasi nga, mga lalaki na tatala namin or like na-challenge namin sila. So, tumaas yung level ng paglalaro namin. And then, nag-NCR, before palaro, here sa Manila, NCR. So, we presented Quezon City. So, si Coach Vicente. Francis Vicente. Francis Vicente. Ni-recruit niya ako. Nasa Amoranto siya nun. He watched. So, nag-recruit siya. Ni-recruit niya ako. So, binigyan niya ako ng calling card. And then, in a fast forward, I went to NQ for tryout. Then, dala-dala ko may iba kong teammates. Sabi ko, sama kayo, tara, mag-tryout tayo. Yan pala, di ba, he gave me a calling card na. It means pala that I'm part of the team na. Ah, ganun pala yun. Oo, hindi ko alam. Tapos, ayun, parang sa buong team namin, ako lang yung natanggap. So, I met Ate Jaja. Sabi ko, my God, she's really tall. Para ako na-intimidate talaga ako as in. Yeah. So, nung first ko na naalala ko pa, nag-run kami. Tapos, sobrang bagal ko tumakbo. Eh, syempre sila, high school na sila. So, mga medyo condition na yung katawan nila. So, yun. So, fun lang to, you know, go back sa mga ganong memories. So, yeah, that's how it started. You know what? Ano pala? Fun fact. Yeah, go na-convert lang. Na ako first year high school pa lang. Parang libero. Mag-championship kami. Oo, to libero. Sabi na, why not try Jen? Kasi parang yung first libero namin, she's struggling at that time. Eh, parang napansin nila that I have a good ball control. That I can dig, I can receive. Why not try daw? And spiker ako ever since. So, tinry nila. Nakalaro ko pa si Ate Kiana D, sila Ate Dawn. Zobel sila noon. Yeah, Zobel. Matagal na yun. yun lang. Matagal na. 2012. Yung interesting fact na nga na sinabi mo, yung pagiging, feeling ko lang, in my opinion, yung pagiging competitive mo and relentless mo, even at what a grade school age, yung bata mo pa noon, and you were playing against men, and you were, what do you call this, you were part of a grade school team nga, and you had a chance to play, you had a chance to get recruited already. So, before that, hindi mo pinagdaanan. And how did you have that mentality to keep going and be determined to continue striving for success at a young age? Like, kasi normally, pag bata, yung iba, pag nakaramdam na ng konting failure or nasawa na, parang gusto na subukan yung ibang sport or
ibang activity pero ikaw nag-stick ka pa din sa volleyball? Actually, nung grade school ako, I had this scenario na nakita ng mom and dad ko na umiyak ako sa court. Kasi pinakain ako ng sili ng coach namin. Sobrang lala. Sobrang ganun. Grabe. Grateful ako kasi yung coaches ko. Sobrang strict nila. Doon ako lumakas talaga, mentally. Doon ako naging strong talaga. Tapos tinanong nila ako, sabi nila, na still want to continue or you want to stop na. Kasi nakikita nga nila na nahihirapan ako. Siyempre yung mga parents, diba? Over, OA sila minsan sa anak nila. Na. Gusto nila protektahan, ganyan. Sabi ko, no, ma, I can handle this. Or ganun. Ewan ko. Para kasi, you know, I'm very happy every time I play. Parang iba yung saya na nakukuha ko sa volleyball. And, ewan, siguro doon na nag-start yung passion. And yung love sa sport. Na kahit nahirap ka na, hindi mo talaga siya kayang bitawan. And, it happened din nung high school ako. Like, meron din time na every single day, pinapauwi ako, ganon. Ang dami kong pinagdaanan. Kung paano, bago ako tumungtong kung saan ako ngayon, iba din yung hirap na napagdaanan ko. So, yun. Parang feeling ko talaga, every athletes naman had struggles na mold them, diba, to who they are right now. Na. So, yeah. Oh, yung sa NU nga, sa girls division, sa UAP, I think you won 4 championships in your high school out of 6 yata. Diba, may senior high na. So, 6 out of 6. And you guys, that's really great. You only lost twice. So, ano naman yung mga, yun nga, mga challenges na pinagdaanan mo? Kasi people might think na, ah, success lang kasi 4 na championships. Eh, yung ibang 7 school, hirap na hirap and hindi nagcha-champion. Pero yung NU, nagcha-champion yan sa basketball, nagcha-champion yan sa volleyball, sa high school, ang lakas niyan. Pero ikaw, paano naman nakatulong yun nga, yung mga hardships, yung mga challenges na pinagdaanan mo? And eventually, it catapulted you, you know, to the championships, the 4 championships at that division. Ito, dito ko lang to i-share. Sige. Yung na-experience namin. Kung bakit, grabe yung hugot namin. Na gustong, kailangan talaga may patunayan kami. Kasi, nung second year high school, sa UE Caloocan pa yung venue. So, you know, NU, parang, di ba, ang thinking ng mga tao is, NU lang yan. Parang, hindi talaga, alam mo yun, hindi talaga okay yung team, ganyan. Okay, talo, yes. Laging talo, ganyan. So, after ng game, edi, nanonood kami, i-scout namin yung other teams. So, pupunta ko CR. And then, one parent from other school, she bumped me. Intentionally talaga. Ginanon talaga. Or body check. Yeah. I was like, so ako, syempre bata pa ako ng mga 13. Subong ako kay Coach Babes. Coach Babes, binangga ako nung nanay. Tapos ang sama ng tingin niya sa akin, ganon. Galit na galit si Coach Babes. Tapos kinawasap niya yung parents, bakit mo ginagaya yung bata? Hindi dapat ganyan. Ganon. So, after that incident, dun sabi ni Coach Babes, never na tayo matatalo ulit sa team na yan. Magcha-champion tayo. Paghihirapan natin yan. Hindi na tayo pwedeng, alam mo yun, ginan-ganan lang ng mga ibang tao. Kasi, syempre, wala pa nga kami napapatunayan. So, wala kaming, alam mo yun, wala kaming power to defend ourselves. Parang, so, talaga, no, third year kami. Syempre, from nothing eh. Never naman nag-champion yung girls. Talagang yung hirap namin. Pawis, iyak, lahat na. Yung masasakit na salita. Lahat yon talagang tinake lang namin. Kasi alam namin na may greater purpose why it's happening to us. So yun, nung nag-champion kami, grabe yung feeling na, oh my God, ito pala yun. Ganito pala yung feeling na lahat na napagtrabawan mo, lahat ng pinaghirapan mo, may naging kahulugan. Yeah. So, parang ang sarap ulit magtrabaho. After noon, talagang sabi namin, oh, let's just enjoy, and then pagbalik, balik agad kami. Talagang walang reklamo. And then, ayun,
thank God na nagawa namin siya for 4 straight years. Mm-mm. You mentioned nga Coach Babes, and he's an integral part of the success. Like, syempre yung coaches, minsan hindi pinag-uusapan, tapos pag natatalo dun lang pag-uusapan, like in any other sport. Pero for you guys, he was, yun nga, lalo na high school level, integral part siya na 4 straight years na champion kayo. So for you, what's vital and what in your success na talagang tinuturo niya sa inyo? And syempre, teaching high school players is very different from college or professional or even teaching men at like any division. So ano yung approach niya sa inyo kung bakit kayo ginaganahan, bakit kayo nagsasucceed at that level? Namo si Coach Babes kasi tough love siya. Hindi siya yung naglaging yung affirmation. Hindi siya palagi ganun. So, palagi, every single day talaga, training, talagang papagalitan niya ako. Papauwiin niya ako, papaiyakin niya ako. Ganon siya every day. Pero, kasi, ginagawa niya yun. Kasi, may gusto siyang, alam mo yun, magawa ko. May gusto siyang ma-achieve ko as a player. Parang he knows na he knew na meron ako kayang gawin. Pa. Pero ako kasi, syempre, hindi ko yun makita eh. Kasi ako naglalaro lang, diba? Bata na, nag-enjoy lang ng volleyball. Pero siya, may vision siya in mind na, Jen, kaya mo to, marating tong gantong level. So, si Coach Babe din kasi, parang, hindi lang din siya coach, parang siya naging tatay talaga namin. Na ang gusto niya mangyari na pag iniwan niya kami, kaya namin i-defend yung sarili namin. So yun, grabe talaga yung pahirap niya sa amin, and hindi kami naging strong physically lang, like talagang yung mental namin, na syempre every single day, di ba, pinaghihirapan namin. So yun yung baon-baon namin every game, na hindi namin pwedeng sayangin yung luha, yung pagod, yung lahat ng hirap na nadanas namin. Tapos magpapatalo lang kami sa kabilang team. Hindi talaga. Kailangan may mapupuntahan lahat ng hirap namin. So yun yung sa amin. And si Coach Babes, ano siya, kahit hindi na siya, alam mo yun, uuwi na siya sa bahay nila. Kami pa din yung tinatrabaho niya. Hanggang madaling araw, aaralin niya yung place, ano place pwede, ano yung program na need improve or kailangan i-implement na sa team, and may timeline siya kung sa ganitong oras, kailangan ganito na kami, sa ganito, ito na. So, ganun. Talagang ano siya, hardworking and the most passionate person we know talaga. We miss him. But, you know, ganun talaga ang life. Maganda nga yung approach niya na sa high school kasi yung iba nga, sinabi ko kanina, feeling ko pag tinamad na parang gusto na mag-quit, and feeling naman nila dami pa silang pwedeng matry dahil bata pa sila. Pero siya siguro, tinitingnan niya sino sa inyo yung talagang gusto yung volleyball and willing to go through everything. Dahil he knows na rin the formula to success, you know, how he intends to bring you guys to the championship. Pero chine-check niya rin siguro kung sino yung willing ba. Baka mamaya yung iba gusto easy road to success lang. Eh, wala namang ganun, even in high school pa lang. So I guess that's why you showed that tough love to you. And yun, mukha namang nag-work for you guys. And it developed you guys in, as an individual, like for college and eventually sa pros. So that's a great way for him to actually impart to you guys. Pero for you naman, yun nga, you mentioned Jaja kanina, and you were training, bata ka pa, and you saw them train. Nakatulong rin ba na yung mga players ng NU in the high school, and when the higher division of yours, in high school, nung grade school ka? And tinitingnan mo sila, and gano'ng kagaling din sila nung tumanda na rin sila? Ako kasi, I don't know, I'm not, like, I don't watch before so much volleyball. Ah, okay. So, hindi ko talaga. Pero lagi ko na natatandaan si ate, yung number one scorer sa NU before.
mga 2012. Yes. Kalimutan ko na yung name niya. Basta siya, siya lang yung naalala ko. Hindi din ako like super watch no Ateneo Lasal, ganyan. Ewan ko, basta focus lang ako sa school and sa volleyball. Parang hindi ko hindi ako totok sa volleyball o sa panonood. Okay. Pero yung mga gay friends ko, ganun sila. Very, ano sila. Very supportive sila sa volleyball. Yeah, that's still like, I mean, now you watch them already. Nanonood ka na ng film ngayon. So at least, nabago mo na rin yung partner. Siyempre, nung bata, baka hindi mo pa naiisip yun. So that's fine. Yeah, I mean, everyone goes through that naman. Pero yun, moving on naman to your collegiate stint. And yun nga, sophomore ka, bago na ulit ng pandemic yung UAP career mo. And meron bang mga ibang schools na sinubukan ka kunin or talagang set ka na sa NU? So kahit anong gawin nila, wala na talagang mangyayari. Before pa, when we played sa Rebisco High School, UP approached me, parang someone from UP. And he said na, if you want to play to UP, ganyan, just contact me. We will be, you know, grateful na mapunta ka sa team namin. Mga ganun. And then, after nun, hindi ko kinontak yung UP. Then after nun, naglaro kami ng Uni Games. After Uni Games, LaSalle messaged me, yung manager nila. So, he set up a meeting with Coach Ramil. So, they talked to me about like yung history ng LaSalle, yung championships, yeah, everything. But then, nakakommit na ako sa NU, so, NU na. Hindi na ako. So, kinonsider mo naman LaSalle, lakas pa naman ng LaSalle. Siyempre naman, no? Siyempre lahat naman gusto mapunta sa LaSalle. But then, wala. Kasi then, siyempre, di ba, 4-peat champion kami ng high school. So, meron kami yung mga kabatch ko. Yeah. We have a vision in mind na, you know, if we did it sa high school, baka kaya natin gawin sa college. Kasi, from nothing to something nga eh, di ba kami? And nothing's impossible. Yun talaga yung mga motto namin nung high school kami. So, nung college, talagang sabi namin, ito na to, parang, di ba, lahat ng tao siya sabi nila, iba yung college, iba yung high school. Kaya. Yeah. So, doon namin tinake yung challenge sa atin to. Another challenge na yung mga taong hindi naniniwala sa atin. Ito na naman tayo, di ba? Na alam nilang, alam mo yun, yung sasabihin nila, hindi kaya ng any yan. So, doon naman kami. So, gusto namin to prove them wrong. Yun. So, sabi mo, tara, mag-state na tayo. So, ayun, nag-state kami. Kaya, nung nag-ano na yung LaSalle, wala na. Committed na ako. Enrolled na ako. okay. Sayang. Pero yun, guys, you mentioned na you guys like that motto that you want to prove your doubters wrong all the time in high school. And in college, syempre, no first year, hindi nga nangyari, hindi kayo naka-final four. Pero ang daming exciting games. And you were part of all those games. And yun nga, you were one of the best liberos that season. I think behind Kat Arado, pangayata sa liberos. And for a rookie, that's really great and amazing because syempre, mga iba, like Dawn Makandili in her rookie year, she wasn't that good yet. Or maybe even Kat, early part of their career, collegiate career, hindi pa sila ganun kagaling. Pero ikaw, you were able to already prove that you could play with the best. So, how was your transition naman from UAP Girls Division to the Women's Division? Kasi medyo iba na yung level of play nun. Nahirapan ka ba or gaano katagal ka nahirapan and paano ka naka-adjust rin eventually? Actually, noong first year ko, hindi yan nag-struggle ako kasi iba na yung intensity ng palo nila, no? And yung mga pinapanood lang natin, no, sa TV, sila Ate Sisi, inabotan kasi Ate Sisi. You know, yung sila Ate Bea De Leon, Maddie, yan. Nakakalaro ko na, so they're in front of me. So, iba yung, syempre, nung high school, wala namang ganun katatangkad, ganun katataas tumalon, ganun kalalakas pumalo. So, ano lang,
very excited kasi ako nung sabi ko, oh my God. Kasi di ba na-add ng 2 years sa high school? Yeah, may so, senior high na tayo. So, medyo na-postpone yung college namin. So, talagang inihintay ko talaga yung moment na yun. Kasi syempre, ako, sabi ko, nag-champion kami. Parang, alam mo yun, may kaya kong ibigay, may kaya kong ipakita. So, super excited ako na makita ng mga tao yun. Na ma-share ko yun, makakontribute ako sa NU, ganyan. Mm-hmm. Then, yun na nga, nag-UAP season 81. And then, wala akong pressure, wala akong expectation sa sarili ko. Mm-hmm. Gusto ko lang maglaro, yun lang. Kasi first game namin, I wasn't able to play because, I got injured sa training camp namin sa Thailand, MCL. Mm-hmm. So, I had to, like, to recover for a month. So, in-advise ng PT namin to rest muna ng first game. And then the next game, laro na ako. Unfortunately, yung setter namin, na-injured ng first game. Mm-hmm. So, up to this day, hindi pa din talaga kami, never kami naglaro sabay. Eh kasi, setter na yun, if you know her, si Jeremy Cagande. Mm-hmm. Best setter siya ng high school. So, yeah, I heard. Iba din yung chemistry kapag, alam mo yun, matagal lang kayo magkasama. Yeah. So, alam mo, sabi nga nila, mas may kaya namin siguro manalo sa ibang games ng season 81 kung mas kompleto lang kami. So, sayang lang. Pero, yun, nung first year ko, talagang in-enjoy ko lang talaga. And kasi I love the challenge eh. Parang ever since kasi talagang, eh well, part naman ng athletes yun, di ba? Na meron laging challenge. Yung competition. Uh-oh. And grabe din yung, ako kasi very competitive person ako. Like, I hate losing, but you know, it's part of life. So, yeah. So, nung 81, talagang pag natatalo kami, oh my God, yung frustration ko, talagang, syempre, meron na interviews before. Mm-hmm. Parang, syempre, diba, high school ako, I'm used to, you know, winning all the time. Pero in college, hindi na. So, iba pa din. Doon pupapasok lahat ng learnings na, kung sa tingin mo magaling ka, hindi pa. Mas madaling magkagaling dyan. So, kailangan mong pagtrabahuan pa din. Non-stop learning. And you have to stay humble all the time. Yun yung mga natutuhan ko ng first year ko. So, yeah. Yung mga losses niyo, medyo close game lahat. You had those 5 setters and close 4 set matches. But then maybe it's because the inexperience nga of the team and yeah, hindi kayo kompleto ng ibang mga matches. Pero from that, paano ko nagkaroon ng positive mindset in applying it each and every game na may matututuan ka pa rin and madadala mo sa mga next seasons mo, like season 82, hindi ka lang natuloy. And even now, when the season resumes, 84 yan na yata ngayon, sana may Feb. So how did you have that mindset na, positive pa rin ako or kailangan itong game na to, yung team namin, maganda yung pinakita, so stick tayo din sa positive. And yeah, how did you have that? I mean, not all the collegiate athletes actually have it. Ano lang, I just accepted the fact na short kami ng tao, and then, yun nga, na-injured yung setter namin. So, yung situation ng team namin, talagang hindi pa kami, wala pa kami sa level na talagang mananalo kami. Parang swerte na lang kung mananalo kami. So ako, talagang in-accept ko na, sabi ko, okay, ano na, hindi dapat ako mag-expect pa na mananalo kami. Kasi, syempre yung ibang teams, talagang pinagtrabahuan nila, kompleto sila, di ba? Maayos yung run ng trainings nila and everything. Kasi lahat, kompleto yung lineup nila. Kami, 11 lang ata kami that time eh. Kumuha pa kami ng beach volley, dalawa. Yeah. Yeah. So, talagang magulo. Magulo yung first year. So ako, parang sabi ko lang, I'll just do my job. I'll just give my 101% na makapag-contribute sa team. Yun na lang. And yun yung sabi ko eh. I will always, every game, I will always help my setter. Papadaliin ko yung role niya. Kasi converted lang siya, di ba? Emergency setter lang namin siya. So, yun yung sa akin. And then,
tutulungan ko lang yung spikers na padaliin yung life niya. Kasi mahirap na yung situation namin. Bakit dadagdag ka pa sa hirap na yon? So, yun. Mahirap talaga kasi imagine, doon nag-start yung 2 month pass. And, though we start, in-start namin yung uni games. Pero, hindi namin akalain na gagawin din namin just sa UAP. So, yeah. Yun. Yun lang. Ang mindset ko lang is to help my teammates yung maging madali yung role nila. Mm-hmm. Paano mo naman ma-explain yung 2 month pass dun sa mga ibang hindi masyadong familiar? 2 month pass is, di ba usual, is 3 man. So may magsiserve and then there's 2 wing hitters. It's either, the one is outside, the other one, it can be an opposite or outside also. Mm-hmm. So you will expose your best receivers, right? Mm-hmm. So in our case, that time, my first year, Ate Audrey wasn't really good in passing. So meron kaming weak spot. So, okay. Si Coach Babes, tinake niya yung risk. Niya ituman pa. So, it's just me and Princess Robles. So, imagine, 16 meters divided to 2. So, ilan lang kami. So, tig-9 kami. Then, and you know, ano lang yon, confidence lang talaga yung passing. Just have to be confident na you really can pass. Kasi if you get scared or anxious na hindi mo na kaya, wala na. Mm-hmm. Bibigay ka talaga. So, ano lang yun. Nilakasan lang namin yung loob namin na, Princess, ito na to, tayong dalawa lang talaga. So, wala na tutulong pa sa atin. So, kailangan natin tong tapusin. Gawin natin tong role na to hanggang matapos yung season. So, saya naman na na-survive namin. Oo. Yeah, you mentioned ganda yung team yun naman. Madami kayong tututunan from that. And there were some articles nga that said na nahirap nga na frustrated ka kasi sanay ka na nanalo ng high school. Tapos dito parang 4-10 lang yata yung record yun season 81. So, paano naman yung mindset mo na parang iniiyak mo nga lahat yung parang frustrated ka. Then the following game parang okay ka na ulit and you're ready na. Di ba mahirap yun as an UAAP collegiate athlete or sanay ka na rin na ganun yung way mo in order to actually express all your feelings? Yeah. Naiiyak mo rin in that day tapos the following game, okay ka na. Oh yeah, ganun talaga. Kasi yun nga, part naman yun yung losing yun, di ba? Sabi ko nga, I'm a very competitive person so I really hate losing. But then, you know, may meaning lahat kung bakit kami natalo. Yun nga. So, iniyak ko lang talaga lahat ng frustration nung sana bakit ginto, bakit hindi kami nananalo and everything. Mm-hmm. But, I just told myself na at the end of the day, teammates mo pa dun yan. Kasi, that time parang medyo naiinis ako sa teammates ko kasi hindi nakapag-perform na maayos. So, nire-remind ko yung sarili ko na they're trying their best then, di ba? So, hindi ko pwedeng, alam mo yun, i-disregard lang yung efforts nila. Mm-hmm. Eh, wala eh. Pare-parehas din kami rookies at that time. So, wala. In-accept ko lang talaga. Acceptance talaga eh. Na hindi pa namin time nung 81. And dadating yung time na magiging ready kami and mananalo kami. And yung mga talo namin na yun and lahat ng frustrations ko na yun. Alam mo yun. And learnings from that experience nadala ko ngayon. Diba? Yeah. So yun naman yun. Yeah. Yung isa pang magandang part of that season was when you were expressed your leadership qualities, like yung game against UP, I think everyone knows naman that when you told them your thoughts would spike the ball in the 5th set. Yeah. Because wala ka pa yata sa floor nung, I mean, yung rotation kasi, diba, liberos aren't always there. Wala ka yata sa floor nung time na yon. And tinuturuan mo yung teammates mo yata kung paano anticipate yung spike ni thoughts kasi dun lang niya nilalagay palagi yung bola. So, do you think your leadership qualities is automatic ba yun or inevitable na ganun ka talaga kahit rookie? Kasi nga, yung mga
pinagdaanan mo nung high school and yung upbringing mo ganun na si Coach Babes din nung high school na tinuruan ka niya talaga maging leader and have the initiative to be vocal and speak up in times of when it's necessary like that. Like, wala nang mahihiyain, wala nang nahihiya kung ano yung nasa isip mo and just say it already. How did you have that mindset? Yeah, you're right. It talagang galing kay Coach Babes. Kasi before, meron din akong pictures from my high school games na hawak-hawak ko din yung board. Mm-hmm. Parang he lets me explain or like share my knowledge kung ano yung nababasa ko sa mga teammates ko. Kasi, yun nga, tinuruan niya kami paano mag-lead since okay. Ang tagal namin naging senior. Mm-hmm. And gusto niya din talaga na vocal kami, na ma-share namin kung ano yung nakikita namin. Kasi syempre, yung coach, minsan meron silang, hindi napapansin, na napapansin ng players. So, binibigyan niya ako ng time or ina-allow niya ako na turuan yung mga teammates ko. Mm-hmm. Hindi ko din alam na gagawin ko yon ng game na yun. Mm-hmm. Kasi, yun yung pinakagusto kong laro. Yung pag mga fifth set, tapos high all intensity. 13. Yan, ganyan yung pinakagusto kong game. So, that time, sabi ko, kailangan ko to sabihin. Ewan ko, all of a sudden lang, just get the board and then say, I don't know. I really don't know instinct. What I'm doing that time. Oo, talaga sabi ko. Hindi kasi, kung hindi ko yung sasabihin, alam ko eh, parang, na-feel ko talaga na pupunta ulit doon yung bola and then, hindi namin makukuha kapag hindi ko sinabi. Kasi syempre, lahat pressured na, parang occupied na lahat yung mind na shocks. Baka matalo kami or close game. Kailangan. So, stiff na. Sabi ko, I know na kapag ginawa ko to, na pag binigyan ko silang direction, magkakaroon sila ng liwanag. na parang, may isip nila. Ito yung tendency. Yeah. Kasi, no high school ako yung parang leader sa defense. So, lagi ko sinasabi kung ano yung tendencies ng spikers, pag nagsiserve and everything, ganyan. So, sabi ko, dun yung tendencies ni Tots. As in, like, lahat ng spikes niya. Always down the line. So, yun na. After time out, biglang nag-down the line si Tots. Gulatin ako. Sinet sa kanya down the line. Then, nakuha ni Nang. And then, yun nga. Parang dun na nag-start na nalo na kami. We won the game. Nakuha niya yung momentum. Yeah. So, simple words na talagang, alam mo yun, makaka-help sa team. Minsan lahat eh, di ba? Hindi siya big deal for me or sa mga teammates ko. Alam nila yan, yung high school teammates ko. Hindi siya naging big deal lang siya kasi sa college walang gumawa ata ng ganun. Pero sa high school sa amin before, ganun talaga. Like every time out, magsasalita yung iba. So yeah. I think, lahat dapat ganun. No? Pero yung iba kasi, like yung setter namin, she's not really vocal like me. pinaka-vocal sa lahat. Since parang ako kasi, I have a strong personality. So, I don't really care kung anong sasabihin ng iba. Basta ito, for the team, always for the team. Kung ano yung makakatulong and makakapagpanalo sa team. Then, let's do it. Yun. Yeah, that's a great trait that our characteristic that others should get from you. Yung mga nanonood sa'yo na mga bata pa. And, I mean, syempre, yung ibang coach baka mailang. Pero siguro ikaw, alam mo naman na okay with Coach Norman nun na sabihin niya to and kunin niya yung coaching board kasi hindi naman parang in-overshadow yung sinasabi niya. Just that may napuna ka lang na baka hindi napunan niya or napunan ng teammates mo. So, alam na rin niya na nakatulong dahil nanalo nga kayo. And, yung sabi mo nga, off the timeout, yun kagad yung play na sinet ng UP. So, at least for you, nakatulong talaga yun. And pwede mo pa yung tuloy-tuloy for the following seasons. And, you know, maganda nga yung lagay ng team nyo ngayon kasi, yun, 2-0 kayo nung season 82 bago tinalo nyo pa UST and they were a Final Four team in season 81. So, what should the fans look forward to naman for NU Lady Bulldogs kung mag-resume na nga yung season sa February and kamusta naman nga yung training nyo and what should the fans look forward to with the team, with the players, everything, the coaches na yun?
magugulat mo lang sila sa lineup namin. Kasi, ASEAN ng high school, diba? Philippines and Thailand. Okay. Nag-championship sila. So, yung mga players ng ASEAN sa NU, kasi NU nag-represent ng Philippines. So, nasa college na sila. So, si Bella, si Kamoy, si Alisa Solomon, si Sheena Turing, Erin Pangilinan. So, all of them joined the team na. So, now, we're just doing workouts. So, we really can't wait na makapag-bola na ulit. You know, makapag-training na on-court. And to start na talaga, i-build yung system na for NU. Kasi, talagang, eto na to. Eto na yung year na talagang, alam mo yun, malaki yung chance na makuha namin yung championship. Kasi, parang yung high school team namin, yung high school, nandito na sa college lahat. So, di na namin talaga papalampasin. So, yeah. Ready. Excited na ako. Very excited. Sana talaga matuloy na. Ilang years ka pa ba makakalaro sa NU? I think this will be my last year, but I'm... let's see. okay. Pero naka-graduate ka na ba sa college? Graduating na. Last two terms. Okay. So, kasi kung walang pandemic, madami ka pang years na pwedeng laruin sana, di ba? I mean, three more dapat. So, ito, you're checking, you're thinking about it kung last year. Kasi, I don't know. Kasi madami na din aakit ng mga bata na magagaling din. So, I don't want naman to steal pa yung playing years, alam mo yun. Kasi ang tagal na ng pandemic. So, gusto ko din na mabigyan din sila ng opportunity and playing time na makapaglaro din. So, yun naman yun sa akin. And with the opponents naman, you said nga na ito yung time na mataas yung chance yung mag-championship and, you know, Ateneo, malakas. They have Faith, they have Danny, Lasal. Was great. They beat Ateneo noon. They have Thea Gagate, they have Julina, and all these players pa din. So, ano naman is yung outlook mo in terms of your opponents? I mean, syempre, di mo pa nga alam yung final lineup. You haven't seen them in like 2 years. Pero, based on what you know lang, kamusta naman yung outlook mo on the opponents? Same lang yung sa ABC. We don't know kung ano yung gagawin nila. Kung ano yung lineup nila. So, the only thing that we can do is to prepare ourselves. Kasi kung ano man yung maharapin namin sa UAAP, wala na kaming control over that eh. Kasi never namin nakita na yung game nila. Kung ano yung tendencies nila and everything. Parang, ano na lang yan, gulatan na lang sa UAAP. So kami, focus na lang talaga namin, pagalingin yung sarili namin. And make sure na pag nag-step kami sa UAAP, 100% kami talaga. So, yun. Yeah. And you mentioned nga na, you know, hindi ka pa sure kung maglalaro ka after this current season. And, you know, your play style's been evolving and developing ever since high school. So, through your playing style, kahit you're one of the best liberos na here in the Philippines, ano pa sa tingin mo yung dapat talagang i-focus mo in the next few months or years na, you know, pag umakit ka na sa pro na talagang mahahasa ka pa? And anong parts of the team yung talagang tinitingnan? Siguro yung pagbabasa ko pa. Yun talaga. Ah, okay. It all started there eh, talaga kapag magaling yung reading skills mo. Like yung pag alam mo yun, pag alam mo yung drop ball na, mga ganyan. Or kung saan papaloy ng kalaban. And then, ang dami. Actually, lahat pa ng aspects. Like ball control, yung reflexes ko. Lahat. Hindi, ang layo ko pa talaga. Yun yung sa akin. And non-stop lang. Non-stop learning. Kasi, ano ba? There's always room for improvement eh. Diba? So, yun. Yun lang. Parang lahat ng kung anong kaya kong i-improve talaga.
na pagdating ng UAP, alam mo yun, sana talagang mabigay ko yung pinaka-best ko para makuha namin yung result na gusto namin makuha. Mm-hmm. So you're excited nga kami mapanood ka rin sa NU and sa national team in the future tournaments. And so to wind down this interview lang naman, meron ako mga final questions na tinatanong ko rin sa ibang guests ko. So yung una, hindi ko alam kung nanonood ka ng NBA, pero nung bubble nung 2020, yung mga players, very vocal sila and very adamant sila with the social issues and the political issues sa bansa nila. And tinulungan din nila yung mga citizens ng US sa voting, and educating them on the candidates like si Trump and si Biden noon. And tinitik-check nila kung sino yung mga registered na, tinuturuan nila paano mag-register ganun. And sa mga social issues, meron sila yung mga racism, yung mga gender issues din. So dito kasi sa Philippines, feeling ko yung mga athletes, hindi sila ganun din ka-vocal like compared nga dun sa US. And it could have been because of a lot of reasons. Pero for you, okay lang ba yung athletes na maging vocal or they will express their views? Because kayo rin yung maraming followers. Like sa social media, I'm pretty sure alam mo kayo yung madaming audience na pag nag-express kayo ng views nyo or tinuruan nyo sila, baka makatulong yun sa bansa natin in terms of, yun nga, a candidate or the social issue. So what's your thoughts naman on that? It's okay to express kung ano yung gusto natin i-express, you know. As long as for greater good. Okay. Yung post mo na yun. And yun nga sabi mo, 'di ba? Meron kaming impact sa ibang tao. So why not use it sa magandang bagay? Yeah. So I'm not against it, but I just want them na make sure na when you post something na it's not just for yourself. Mm. Pero sa for betterment of the country ganyan. Mm. Or sa mga taong alam mo yun, may kailangan kasi parang athletes parang ina-idolize ka na din eh, 'di ba? Parang inilook up ka na ng mga tao. Mm-hmm. So, ang pangit naman kung sa'yo nang gagaling yung fake news, negativity, yung corruption, my God. Huwag sana ganun. Yeah, that's great. And yung ibang guests ko rin sinabi na baka kasi yung culture nga natin or yung the way we were shaped up, hindi tayo masyadong vocal sa mga ganyan compared to the Americans. Pero it's great nga na nag-uumpisa na like, ang dami kong fina-follow ng athletes on Twitter. And they've been posting about like, nung bago mag deadline for voting registration, they kept sharing na how to vote, yung steps, ganun. Like, sila Danny, sila yung mga Sean Ildefonso, yung mga ibang guests ko, I see them also sharing. So that's great for you guys na very, nag-improve kayo in terms of being vocal rin, in terms of social and political issues. Yung next question, for fun lang naman, if you had the opportunity to have dinner with 5 people, dead or alive, who would you choose? Yuko Sano. But Japanese kasi siya, so hindi ko alam kung paano kami mag-uusap. Yuko Sano, una sa lahat. And then, lolo ko. Sino si Yuko? Yuko Sano is the best libero and MVP. FIVB. Yeah, sa Japan siya. So she's one of the best liberos in the world. So I really want to like, have dinner with her and then talk about a lot of stuff about volleyball. Yes. Mm. And then my lolo, kasi dream niya talaga na makapaglaro ako and mapanood niya ako sa TV. But but he died na before pa ako makapasok na in. So yun. Coach Babes, tagal namin din nagkita. I just want to thank him for everything he has done for me and for my teammates na din. Kasi if it weren't for him, wala talaga ako dito. Hindi ako ganito. Next. BTS. Oh my God. BTS. Pero 7 sila.
sorry ah, medyo for fun over. Lang naman eh, di ba? Pero ito talaga yung gusto ko. Gusto ko sana makita si BTS fan ka ba? Or hindi ka BTS fan? Basta si BTS. My friends, I know you know them. So I hear them. They always talk about it. Yung mga friends ng mga girls. My God. Yeah, so yun lang. Yung mga volleyball players, sobrang fan din na like, pag may concert sila, AL, ganun, nakikita mo din mga pag nag-tweet. Sila ate din. Si ate din Lazaro. Ate Don. Ayun, yun, si ate Ara Galang. Lahat, ang dami, Dami nyo nga na fan ng BTS. So, for the final question. Hindi ko talaga sila nakalimutan. BTS. Oh, siyempre. For the final question lang naman is, yun nga, you know naman that I message you guys lang through email, through social media, and I invite people. That's how I invite naman all the guests that I have here on my podcast. And, you know, I've guested a lot of volleyball players na before. Like, yun, si Don, si Descheng, si Cici, si Danny, si Jules Samonte. A lot of volleyball players na. And even other sports, pwede kang mag-suggest. So, sino masasuggest mong pwede kong mag-guest dito sa podcast na maganda rin yung kwento or willing siya makipagkwentuhan dito? Willing sila. Ang si Mika. Si Mikaela yung gusto kong next dito. Kasi I know madami din siyang magagandang insights and maganda din yung story niya kung paano siya nag-start mag-volleyball and yung journey niya sa volleyball. Okay, so yeah, I'll try to invite her then for the future episodes and yun, thank you so much Jen for joining me here on my podcast. I learned a lot from your story and I really wish to see you soon play in the UAP hardcourt because tagal nang walang volleyball and basketball. Yun lang naman talaga yung dalawang pinanonood ko. So hopefully magkaroon na on Feb. And do you have any final message lang before we go? First, thank you for inviting me here. I had so much fun, you know, talking about my high school life, you know, journey ko sa volleyball, and about the national team also. And thank you sa support and I hope na yung mga nanonood and makikinig sa podcast na to, they will learn also something from this and then I hope that they will support and you in the upcoming UAAP, hopefully mag-start na next year. So yeah. So before you go, is it okay if we take a picture? Yeah, sure. I'll take it naman from here. One, two, three. Okay, thank you so much, Jen, for joining me here on my podcast. And you're welcome.